Balak ng agawin ng Lakers Marinol itong gwardiya ng team ng Golden State Warriors. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna ngang si Kyrie Irving, mga idol, na ngayon ay nakita nga sa kanyang basketball camp na meron niyang ibang suot na sapatos na ibang brand. Well, ever since na si Kyrie ay matanggal sa Nike, mga idol, ay patuloy niya pa rin sinusuot ito at kanya ngang tinatakban lang yung logo nila. Pero ngayon mukhang iba na ang nasa isip ni Kyrie kaya't nabuksan ang rumor na baka nga sa Anta ang kanyang next shoe brand. And well, mga idol, kung hindi nyo alam ay 2 weeks ago ay sinabi nga ni Kyrie Irving sa kanyang Instagram live na very close na nga daw siya sa pagkakaroon ng bagong shoe deal. And then mga idol, 2 weeks later ngayon ay nakita natin si Kyrie Irving na suot-suot ang ibangang shoe brand na Anta. At kaya naman mga idol, ito ang espekulasyon ng mga NBA fans na ito na ang brand ng sapatos na kanyang ang susuotin. Kasama niya na dyan mga idol, itong sina Klay Thompson. Wala pa mang kumpirmasyon or wala pa mang formal announcement mula kay Kyrie or sa Anta, pero mga idol, tinatrato na nga ito ng NBA fans na ito na ang magiging bagong tahanan ni Kyrie Irving. At inaasahan nga rin daw nila mga idol na baka maglabas din ng signature shoe itong Anta kay Kyrie kagaya nung ginawa nila kay Klay Thompson. At ngayon nga mga idol ay atin ang pag-usapan ang balita patungkol sa Lakers at ang kanilang binabalak na kuwanin na gwardiya nga ng team ng Golden State Warriors. And well mga idol, ayon nga sa report na ito, Western Conference General Manager labels Dante DiVincenzo daw as the possible target ng LA Lakers this offseason. Ayon nga dito sa full report na they could make a push para dito kay Dante mula sa Warriors, depende nga daw kung ano ang gagawin sa kanya ng Golden State. Sabi nga daw ng GM dito sa reporter na ito na maaaring nga daw na mag-command ng medyo mataas-taas na pera na tuwang si Dante DiVincenzo, pero siya nga daw ang right kind of guy para nga sa team ng LA Lakers. Isang shooter mga idol at ball hunter off the bench, tapos meron pang matinding depensa. Pero I don't think it's that easy mga idol para nga sa team ng Lakers kay Rob Pelinka. I think mga idol, etong Golden State Warriors ay hindi basta-basta papakawalan at nung si Dante DiVincenzo matapos din ng kanyang naging season para nga sa kanila. Nating bad positive ang naidala ni Dante DiVincenzo mga idol at parang ang perfect na player na siya behind dito nga sa core players ng Golden State Warriors. Nag-average nga siya ng 9.4 points per game, 4.5 rebounds, 3.5 assists in 72 games while shooting 39% mga idol sa mga 3-pointers, which is beyond reliable para nga sa mga gwardiya. Mataas yan mga idol at talaga namang maasaan mo sa labas etong si Dante. Kaya naman for sure yan mga idol, mahirap na makuha ng Lakers etong ang gwardiyang ito dahil siguradong hindi agaran basta-basta napapakula ng Warriors yan. Pero kung magawa man nila yan, maging successful nga sila na mag-agaw na makuha etong si DiVincenzo mula sa Warriors, ay talaga namang malaking tulong nga ito mga idol. Kailangan pa naman ang Lakers ng 3-and-D guard off the bench. So hindi pa man sigurado kung saang team maglalaro itong si Dante dahil may mga ibang teams na may gusto nga sa kanya. Ang isang sigurado dyan mga idol ay tataas na ang presyo neto ni Dante DiVincenzo sa free agency market dahil marami na ngang teams ang may gusto sa kanya.